Hello, hello mga guys, and welcome to Mom Chiton's Daily Hobby! Una natin ilalagay yung ating ginger. And sunod natin ang onion. So, itong recipe na to is okay sa mga mataas ang cholesterol, mataas din ang uric acid. Ayan, so source of protein. Lagayin natin yung garlic. Una ko kasing inano yung ginger kasi matagal siya maluto, then followed by the onion. At yung garlic, madaling maluto lang yan, madaling masunog. Itong recipe na to, origin from Japan na ginawa na ng Filipino version. Next, lagyan natin ng tomato. So, mas maraming tomato. Kahit medyo expensive yung tomato, pero iba talaga yung lasa kapag natural tomato. So, isunod na natin yung isang ingredients natin. Ito yung, ayan, tumapumpa. Yan yung miso. Miso paste. Ayan. Ang miso talaga ay sa mga Japanese. So, merong ding nabibili na Japanese miso. Yung sa mga supermarket, yung masyadong yellowish yung color. Pero ito, it's natural lang. Wala siyang added color. Sa mga Asian store, available po yung mga Japanese miso. Yan, di nyo napansin, yung mga noodles ng Japanese, talagang may miso flavor. Favorite ko ngayong Japanese noodles na may miso. Yan, nag-add na ako ng water. So, yung iba, alam na siguro for sure yung recipe na to. Kesa gumawa tayo ng basta sinigang, so ito yung gawin natin. Yung lagyan natin ng miso para maging mas creamy yung sabaw. So kumukulo na, kaya ilalagay na natin yung ating salmon head. Ayan, itong ating recipe ay ang yan, sinigang sa miso with salmon. With salmon head. So, medyo expensive yung laman ng salmon. Kaya, itong head yung ating gagamitin. So, ganun pa rin naman yung flavor. At yung nutrient na makukuha natin sa salmon. Yung salmon po, isa yan sa klase ng isda na pwede sa may mataas na cholesterol at saka especially sa may mataas na uric acid.
Same with my fatty liver. Yan. Kasi nga napakababa ng cholesterol ng salmon. Best recommended po talaga yung salmon. So yan, kumukulo na. Maglalagay tayo na, lagay tayo ng salt. And then, ilagay na natin yung mustasa leaves. So, unahin ko itong part ng tangkay kasi medyo matigas. So, sa mga itong recipe na ito ay at bagay na bagay to sa mga naipagluto natin sa ating mga parents na alam mo na na maraming maintenance. So ito yung kailangan nila tong dish na to, yung kahit yung soup na to. So lagay na rin natin ng green chili. Yan. Tikman natin. At i-add pa ulit natin, ito yung pinakalibis nung mustasa. So mas much para sa akin, mas much yung lasa. Mas gusto ko yung lasa ng mustasa sa miso compare sa ibang leafy green vegetable. Pero kung walang available na mustasa, pwede yung, yan, okay po, pwede naman kangkong or other green leafy. Pero, mas gusto ko yung matching ng lasa dito sa, ng miso soup sa, ano nga itong tawag dito? Dito sa green, ano na to? Gusto ko yung combination ng lasa ng mustasa sa miso. So, maglagay ako ng konting patis. Ayan, guys. Tulad sa manok, mas gusto ko sa sinigang ng manok, sinampalukan yung mustasa. Or dahon ng sili. So, i-add ko ngayon yung tamarind. Yung tamarind powder. Tingnan natin pakita yung brand nung tamarind kasi hindi naman tayo sponsored nun. Pero kung mas may available po na tamarind or ibang pang-asim na natural na pang-asim, mas the best. Kung may natural na sampalok, o kamyas, o alam nyo yung cranberry, yung bignay, yun, masarap din siya sa pang-asim, sa isda, sa sinigang. Ayan guys, luto na yung ating sinigang na salmon sa miso. O yan, hindi lang ito pang-ulam sa bahay, pwede rin ito sa business. Yan, sa pagkarinderya or mga occasion na pre-order. So, yan guys. Yan na yung ating masarap na dish. Masustansya na. Abot kayang presyo pa. Budget savings.